Ang mangyayari pala dito, guys. So, kung makikita nyo yung kalsada na yan, dire-diretso yun doon pa Mount Luho. Tapos dito sa likod, ito yung papuntang wetland number 4. At saka, kung yan yung boundary ng kalsada, ganun din mangyari dito sa kabila. So itong green na bako na to, didiretso yun doon. So lalagyan din ng kalsada dyan. Kung makikita ninyo, yan yung freestyle yata yung building na yan. Ubos yan. Diretso yun doon sa kabila. Sa unang video ko na may kawayan na bako doon sa dulo. Kaya yan, continuous yung demolition nila ngayon. Medyo malakas ang hangin sa Bolabog Beach. Kaya yon, maraming nagka-kite surfing. Yay! Ang ganda dahil malakas yung hangin pero hindi malakas yung alon. Ang advantage dito sa Bolabog, lalo na pag hindi masyadong malaki yung tubig, dahil mayroong parang boundary doon. Bato na yan. Yung nakita nyo yung maputi na yan, bato na yan. Nagsiserve siya na parang wave breaker siya. Kaya pagpasok dito ng alon, hindi na malakas. Maliban lang kung tumaas yung tubig na mas mataas siya sa mga bato na yun. Pero dito sa likod natin, yan, continuous ang demolition. Akala ko yung demolition dito lang banda sa may malapit sa beach area. Yun pala. Mangyari. Ang kalsada nyo, straight pala yun doon. So, ubos yan. No. Ubos. Straight galing-galing ano? Straight kids na ano? Kalsada? Gumanto ba ng kalsada dito?
Ang ganda ng clouds, guys. Tingnan nyo. Para sa share. Kaganon-ganon. That's a short update of the Bolabog Beach. The kite surfing versus demolition. Thank you for watching, guys. See you in the next video. And please don't forget to subscribe. Also hit the notification bell so that you will be notified every time I upload a new video. What happened? Huh? What happened to you? Fell off. Where's Rina? Dito, guys, ongoing din yung demolition. Pati si Boracay Water nagdemolish. Pati ikaw demolish din pala. Magiging straight yun doon. Ahem.